Welcome back, guys. At sorry guys dahil hindi ako nakapag-active sa loob ng isang buwan. So for today's video ay ang guide naman para sa hero na si Kadita. Si Kadita ay isang mage assassin hero at may specialty na burst at charge. Isa rin siya sa madugang hero dahil sa nananaig ang pagka-assassin niya. Dahil madali lang para sa kanyang mag-dive at patay na kalaban na successful siyang makakatakas pabalik. At once na makaumbuhan ka na ni Kadita, ay mababa na ang chance mong makasurvive sa kanya, lalo na kung squishy hero lang ang gamit. Nabibili si Kadita sa shop sa halagang 32kbp. And before we continue this video, please don't forget to like and subscribe at i-hit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga next videos. Pagkatapos makareceive ni Kadita ng damage ay ma-activate ang kanyang passive. Ang bula na yan ang indicator na nakareceive ka na ng damage at na-activate na ang iyong passive. Magtatagal ang bula sa loob ng 4 seconds bago maibalik ang 65% na nawalang buhay. Ito ay may 30 seconds cooldown bago magkaroon na ulit ng passive. Ayan ang palatandaan na nagko-cooldown pa lang ang passive mo. Yung tubig na naikot kay Kadita yung ibig sabihin na ready na ang passive mo. Ang passive niya ang dahilan kung bakit nababalik ang buhay na Kadita kaya mahirap siyang patayin. Lalangoy si Kadita kasama ang ocean waves. Ang direksyon ng langoy ay pabalik. Ito ay magdi-deal ng magic damage at may slow ang kalaban na 30%. Nagagamit ito sa kahit ansang obstacles. Pwede ka rin umalis sa wave kapag pinindot mo ulit ang first skill. Ang wave ay still na nagagalaw pa rin sa kanyang designated direction. Magkakasi ka dito ng bilog na ocean wave sa isang designated area. Ito ay magdi-deal ng magic damage at mananakap ang kalaban ng 1.5 second basta't nakatapak sila sa bilog. Medyo may delay ang skill na ito kaya't madali lang din itong maiwasan ng kalaban. Pwede gamitin ng second skill while nasa first skill ka. Mas mabilis ang knock-up effect ng first to second skill combo. Lulubog si Kadita sa lupa at magsasummon ng 6 na tsunamis sa paligid niya. Ito ay magdi-deal ng magic damage at may 25% slow effect. While nasa ilalim pa siya, invincible siya at pwede gumalaw. At pagkaahon niya, ibabalik kay Kadita ang 6 na tsunamis. Mas malakas ang damage kung dikit ka sa kalaban.
second skill, pwede din itong gamitin while nasa first skill ka. Ang recommended spells ko ay ang Flicker, Execute, at Petrify. Ang una ay ang Flicker. Bukod sa pantakas, maganda din itong pang-combo sa kanyang ulti. Din ang execute para sure na makapatay ang kalaban. Importante ang execute lalo na sa early game dahil kukulangan ka pa sa damage para mapatay ang kalaban. Maganda din naman ang petrify para sa dagdag crowd control. At para maiwasan na makatakas ang kalaban. Since assassin si Kadita, madali lang para sa kanyang pumunta sa backline ng position ng kalaban. At madali lang niyang mapapatay ang mga core heroes ng kalaban. Madali lang ang skill combo ni Kadita at effective rin para pumatay ng squishy heroes. Once na man-knock up ka na ni Kadita ay asahan mo nang mapatay ka niya lalo na kung ang gamit mo ay marksman o mage. Practicing mong ipatama ang skill para mas effective ang gameplay mo. Maganda ang mobility ng Kadita lalo na ang first skill. Mabilis siyang makakapag-rotate sa mapa at madali ring makakataka sa kalaban. Madali lang din kay Kadita na mag-tower type at makalabas. Madali lang din manggang ng kalaban si Kadita. Lagi lang magtago sa bush at gamitin ang combo, for sure, magugulat na lang din yung kalaban. Timing talaga ang dapat pagpraktisan mo kay Kadita. Dahil delayed ang skills niya at madali lang din para sa kalaban na maiwasan ang combo mo. Mahaba ang cooldown ng skills ni Kadita kaya kailangan mo din isipin kung kailan mo gagamitin ang skills mo. Medyo mabagal din sa early game mag-farm si Kadita dahil sa long cooldown. Take blue buff at bumili ng cooldown reduction items para mabawasan ng cooldown. Mahihirapan si Kadita laban sa Purify dahil may interrupt ang combo niya kapag nakancel ang second skill mo. Na-interrupt din ng hardcore crowd control heroes ang combo ni Kadita.
Mahirap naman mahuli ng combo ang mga high mobility heroes, especially yung mga assassins. Pero in terms of mobility, may palagka din naman laban sa kanila. And that's it. Sana makatulong po itong video sa inyo. At kung nagustuhan niyo po itong video, please don't forget to like and subscribe at i-hit niyo na din ang notification bell. Thank you for watching.